So, hello guys. Pag-aralan natin ngayon is kung paano nga ba mag-invest sa Bank of Tron. Then, ano nga ba yung mga requirements or kailangan mo para makapag-invest dito. So, unang-una guys, punta ka ng Play Store. I-search mo lang dito sa search button yung Tron. So, ang gagawin kasi natin guys dito is magda-download tayo ng Tron Wallet. Ito yung una natin gagawin. So, ito siya guys, yung logo niya. Pag na-download mo yan, na-install mo na, okay na yan. Matik na yan, meron ka ng wallet. So, ano nga ba yung itsura ng wallet? So, open ko guys, na-download ko na kasi ito. Ida-download nyo lang siya. So, bali, ito siya guys. So, may laman na siya, na-download ko na siya, ito na siya. So, ang question dyan is, paano mo lalagyan? Meron kasing option na pwede kang bumili sa market o sa exchanger ng TRX. Pwede ka rin bumili sa GC or sa tao. Paano ka bibili? Pwede mo ipambayad yung GCash mo or CoinsPH mo kung meron ka sakali. So, any payment processor na tinatanggap ng seller sa online. So, paano mo malalaman yung wallet address mo sa TRX? So, ikiklik mo lang dyan yung receive. So, pag kinilig ko yung receive na yan, matik yan guys, lalabas yung wallet address ko. So, ayan yung wallet address ko sa TRX. So, once na meron na akong TRX wallet at may laman na yung TRX wallet ko, totally pwede na akong mag-invest sa Bank of Tron. So, sa Bank of Tron naman guys, ito yung wallet ko. Dito ka rin mag-open ng Bank of Tron. So, kung makikita mo yung sa left side mo, yung logo na parang bola, ikiklik mo lang yan. So, pag kinilig ko yan guys, ang kailangan mo naman dito, yung referral link. Means yung referral link Tron. Then dyan nga guys, sabi ko nga, ulitin ko lang, doon sa left side nyo, yung may bilog dyan na parang bola, ikiklik nyo yan. So, ang gagawin nyo lang guys, ipipaste nyo lang yung link na binigay nung upline nyo o yung referral link nung upline nyo. So, ang gagawin nyo naman, tatanggalin nyo yung smiley, buburahin nyo yan. So, pag nabura ko na yan guys, so, palitan natin na BTT kasi. So, balik tayo doon sa referral link. So, Bank of Tron, kukopy ko yung Bank of Tron, copy. Then, babalik tayo doon sa Tron Wallet. So, ulitin natin guys, yung bilog sa left side, ikiklik ko yan. Pag naklik ko yan, ipipaste ko lang siya dito. Paste. So, tatanggalin natin yung smiley. So, smiley, tanggalin natin yan. So, pag natanggal ko na yan, dito naman sa right side nyo, yung arrow o yung enter sa keyboard nyo sa cellphone, ikiklik nyo lang yung para ma-search siya. So, ayan siya magra-running. O, ang good dito sa website na to is meron siyang DDoS protection. So, possible na hindi siya ma-hack yung system. So, I am human, i-check nyo lang siya. Bagong gawa lang yung system na ganito eh. Totally, matagal nang walang DDoS protection, ngayon lang nagkaroon. So, umbrella, hanapin natin may umbrella. So, next natin. So, ayun na guys, TRX. So, dito kasi may investment na pagpipilian ka. Depende sa'yo kung saan ka compatible or saan yung gusto mong investan. So, dito, kailangan mo nga may laman yung TRX wallet mo bago ka makapag-invest. So, mamimili ka lang, mayroon 3.7 per day, lifetime yan. Depende sa invest mo, ang minimum investment dito is 10 TRX or pag ibabalyo natin siya sa peso, 10 piso lang, 10 pesos. Merong 3.7 daily lifetime yan. Then yung pangalawa, yung platinum, merong 4.7, 45 days yan. So, ang tutuboy ng pera mo dyan, magiging times 2 in 45 days. Minimum pa rin yan, 10 TRX. So, meron naman tayong gold plan, 5.7, 25 days yan. Ang tutuboy ng pera mo sa investment mo is 42% halos. Then, yung last one naman, yung bronze, yung 6.7, 18 days contract yan. Ang tutubuhin ng pera mo is almost 20.6. Okay, minimum yan lahat guys is 10 TRX or equivalent to 10 pesos lang yan. So, pwede kang mag-risk dyan. So, dito sa dividend, dito makikita yung earnings mo. So, yan yung earnings ko. So, pwede mo siyang i-click pag may laman na dyan na minimum. Mas maganda mag-withdraw ka kasi ng mga 10 TRX or pataas pa. Okay, ang deposit transaction fee kasi nito, 3 TRX. Then sa withdrawal kasi, ang alam ko kasi, maabot din ng 3 TRX or 2 TRX. So, ayan siya. Dividend, ito yung kita mo sa investment mo. So, ganun lang siya, guys. Okay. May plan tayo, pipiliin mo lang ulit yan. So, sa pag-iinvest, guys, kunyari, nakapili na ako ng plan. Pipiliin ko yung lifetime.
So sa lap time guys, itatype mo lang dito kung ilang TRX yung investment mo. So kunyari guys, maglalagay tayo ng 10 TRX. So lifetime yan. Kunyari yan ang pili ko, pero mas okay dito ako. Example lang naman guys, sa mabilis tayo para ano, yan, 10 TRX. So napili ko to 18 days, 20% yung kikitain ng pera ko, 10 TRX. I-click ko lang yung invest. So i-click natin yung invest. So pagka-click ko na invest guys, yan lalabas. I-click ko naman yung confirm. So i-confirm ko na siya. So pag-confirm niya, maghihingi yan ng enter pin. So i-enter ko lang yung pin ko guys. So pag na-enter ko na, automatic yan, in processing. Yan. So in processing, okay na siya. Ito yung mga contract na binili ko sa system. So ayun na guys, ito yung mga investment ko na ginawa. So once na naka-invest ka na guys, ganun lang kasimple. Congratulations, maghihintay ka na lang ng daily reward mo. So dito yung pagre-recruit is optional lang. Then yung system, sabi ko nga, invest you can afford lang to lose. Huwag kayo mag-invest ng pwede nyong ikawala or ikawubas ang pera. Invest nyo lang yung sobra nyo na pwede nyo itaya. So yung system kasi is very risk pa rin. Hindi natin alam kung kailan magtatagal or kung kailan talaga mawawala. So the good news lang is yung system is running na ng 1 year in 90 days from his domain. Yun yung maganda dito, medyo matagal na yung system, kaya medyo matatag or medyo malaki yung chance na tumagal pa unless na merong promoter or unless na marami pa rin investor na pumapasok sa system. So ganoon lang kasimple guys. I hope nakatulong yung tutorial ko sa inyo kung paano mag-invest sa Bank of Tron. Thank you so much for watching again. Sign off na ako guys.